mula sa ating resident weather forecaster, Professor Edmond Rosales. Prof. Ed, good morning sa iyo. Good morning, Diane. Rise and shine po sa lahat ng ating mga ka-RSB. Narito na ang magiging lagay ng ating panahon ngayong Lunes, October 9, 2023. Kumikilos pa kanduran yung binabantayan nating low pressure area na nasa labas ng eastern boundary ng PAR at nasa layong mahigit 1,000 kilometers east ng silangan ng Visayas. Sa ngayon, ay mababa pa naman ang chance na maging ganap na bagyo ito at sa susunod na 24 oras, maaring pumasok na ito ng PAR bukas araw ng Martes. Ang trough extension nito ang siya nagpapaulan ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao, ganun din sa Visayas, kaya patuloy pa rin nating babantayan ito. Ang Typhoon Kuino na dating bagyong Jenny naman ay patuloy na kumikilos pa kanduran papalihu ng PAR ay isa na lang low pressure area. Habang localized thunderstorms naman ang magdadala ng mga maulap na kalangitan na sasama ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa hapon sa natitirang bahagi ng bansa, kasama na dito ang Metro Manila. Ngayong araw ng Lunes, asahan ang mga pag-ulan umaga pa lang sa Bicol Region, Quezon Province, habang may pagsikat ng araw ngayong umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi ng Luzon kasama ng Metro Manila. Pagdating ng hapon, tulad kahapon, aasahan pa rin natin ang mga localized thunderstorms sa Northern Luzon, Cordillera, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, pati na rin dito sa Metro Manila na maaring magtagal dala ng mga localized thunderstorms. Sa Visayas naman, mataas ang tsansa ng moderate to heavy rains umaga pa lang sa Eastern Visayas, ganun din sa Central Visayas dahil sa trough extension ng na LPA na nasa labas ng PAR. Pagdating ng hapon, may mga pag-ulan pa rin sa Eastern Visayas. Epekto na rin ito ng pinagsamang localized thunderstorms at trough o extension ng low pressure area. Dito naman sa Mindanao, pinaka-apektado ng trough o extension ng low pressure area, umaga pa lang makakaranas na ng heavy to intense rains sa Dinagat Island, Surigao del Norte, ganun din sa Surigao del Sur, sa Caraga, Northern Mindanao at Sampuanga Peninsula. Sa hapon, uulanin na rin ang DRMM, Soxergen at Davao Region. Dulot pa rin ito ng trough o extension ng LPA at localized thunderstorms. Wala namang nilabas na gale warning ang PAGASA dahil slight to moderate ang mga pag-alon sa paligid ng bansa. Pero mag-ingat pa rin po ang mga maglalayag sa mga offshore thunderstorms na maaring magdulot ng malalakas sa mga pag-alon. Sa mga lalabas ng bahay, siguraduhin magdala pa rin po tayo ng payong panangga sa ulan ngayong araw, lalo na sa hapon. At yan ang ating weather update ngayong araw ng Lunes. Balik sa inyo, Diane. Maraming salamat sa iyo, Professor Edmond Rosales.